What's up, everyone? Welcome back to our channel, Diaryng Langga. My name is Arvin. And today's video, pag-uusapan natin kung paano makapasa sa board exam. Mahirap talaga yung board exam, kaya kailangan talaga natin mag-prepare. So, sa board exam, tulad sa akin, nang ako ay secondary education, major in mathematics. So, merong tatlong parts yung board exam sa secondary education. Merong professional education, general education, tapos yung major subject. At yung passing rate is 75%. Yung 75% na yun, kukunin doon yung 40% sa professional education, 40% sa major, tapos 20% sa general education. Kaya importante talaga na kailangan nating mag-prepare sa kukunin nating board exam. Kasi dito natin masasabi na tayo magiging isang ganap na professional pag nakuha natin yung inaasam nating lisensya pag tayo nakapasa. Kaya keep on watching this video kasi i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko nung nakapasa ako ng board exam. Number 1, create a study schedule. Anong ibig sabihin ng create a study schedule? So ibig sabihin, gagawa ka ng schedule mo kung sa first week na yun, ano yung topic na yun, i-review mo. Sa next week, ano yung topic na i-review mo. Ganon. So sa akin, nag-set ako ng schedule ko for 2 months ako nag-review, self-review. Paano siya makakatulong? Ibig sabihin, makakatulong siya kasi magiging organized yung mga pinag-aaralan mo. Yung hindi yung halo-halo na lahat ng topic ay iniisa mo, ay binuo mong pag-review. So kapag meron kang schedule, mas organized, tapos mas madali mong ma-remember yung mga pinag-aralan mong mga topics. Kasi kapag meron kang schedule, ma-check mo talaga kung na-cover mo na lahat ng mga topics na posibleng lumabas sa board exam. Kaya siguradong isa siyang napakagandang advantage kapag meron kang schedule sa pag-review mo. Number 2, make use of your college notes. So, anong ibig sabihin ng make use of your college notes? Ibig sabihin nun, gagamitin mo yung mga kopya mo nung from first year to fourth year. Kasi halos talaga na mga binibigay na items or questions sa board exam, lumalabas talaga yung mga pinagdi-discuss ng mga teachers nyo, lalong-lalo na yung mga kinopya nyo sa notebook nyo. Yung mga notes ko talaga, nung first year pa ako, hindi ko siya tinapon, tinago ko talaga siya kasi alam ko na pagdating ng araw, magagamit ko siya. At saka binasa ko talaga lahat yon. At napakalaki talaga ng naitulong sa akin ng mga notes ngayon sa college simula ng first year. So anong benefits ng paggagamit ng college notes mo? So of course, hindi mo na kailangan pumunta ng mga computer shop, mag-research, or bumili ng mga libro, or bumili ng reviewer. So napaka malaking advantage talaga at malaking tulong yung mga kopya mo nung nag-aaral ka pa. Kaya sigurado talaga na ikaw ay makakapasa. Kasi may mga hints doon, yung may mga tips doon, yung mga teacher nyo na tinuro sa inyo na pwede mo pang makuha sa notebook mo. Number 3, buy a reviewer. Kung wala kang kopya ng mga college notes mo, pwede ka rin bumili ng reviewer. So, yung mga reviewer na to, may maitutulong din naman sila kasi meron sila yung mga topics, tsaka mga questions na pwede mong sagutan after mong mabasa yung mga topics na yun. Or hindi mo naman talaga kailangan bumili. For example, kung may kakilala ka na teacher din dati na kumuha ng board exam, kung meron silang reviewer, pwede mong bilhin na lang sa kanila, makakatipid ka pa. Or pwede kang mag-search sa internet na pwede kang may mabilhan ka, or pwede rin sa mga book sale at marami pang iba. Pero ako, hindi na talaga ako bumili ng reviewer kasi meron ako mga college notes, yung mga handouts ng college kami, tsaka nung may mga review-review kami sa school, yun ang kinuha ko at tsaka ginamit ko. Kaya hindi na talaga ako gumastos. Pero kayo, kung wala na talaga yung mga college notes nyo, or naitapon nyo na, or nabasa, or whatever, pwede kayong bumili na lang ng reviewer, mas makakatulong talaga siya. Number 4, answer a practice test. Ibig sabihin, tapos mo mag-review, magbasa, sumagot ka ng mga practice test para ma-check mo sa sarili mo kung naintindihan mo talaga yung binasa mo. Hindi yung basa ka lang ng basa na hindi mo naman pala naintindihan. So, napaka-importante talaga na magsagot ka ng mga practice test. Tulad sa math, sa amin, ginawa ko na sumagot talaga ako ng mga practice test para ma-check ko sa sarili ko kung
naintindihan ko at kung tama yung sagot ko sa practice test na yun. At makakasigurado ka talaga na magiging confident ka pa na makakapasa ka kasi alam mo sa sarili mo dahil sumagot ka ng practice test na yun na alam mo na tama yung sagot mo. 5. Enroll in a review center. So, sa review center, ito talaga yung ibang karamihan, yung mga kumuha ng board exam ngayon. Nag-enroll sila sa mga review centers. Ito yung magbabayad ka ng mga around 5,000 to 10,000. Tapos, dun may mga kasama ka na magre-review. Kasama ng isang expert na professional. Nag-review center ako sa school nung una kong take. Pero hindi ko siya masyadong napagtuunan ng pansin. Kaya nung una kong take, hindi talaga ako pumasa. So, sa review center, nagbayad ako ng, hindi naman talaga ako nagbayad. Yung tita ko nagbayad, tsaka yung teacher na tumutulong sa akin na mapag-aaral ako. So yung binayad nila is 5,000 pesos. Na yun yung review na in-offer ng school namin. So, ano yung nga ba yung nangyayari sa review center? So, gano'n siya katagal? Yung sa amin, mga kalahating buwan yung review namin. So, every day, merong iba't ibang teacher na like mga doctor of education, may mga masters of education, mga teacher na pumupunta sa school namin. Tapos, kami yung nire-review kami kung ano yung mga topics na specialized nila. Tapos yung kung ano mga pwedeng lumabas sa exam at saka nagpa-practice test kami araw-araw. Ano nga ba yung benefits ng pag-take ng benefits sa isang review center? Yung benefit niya, makakakuha ka talaga ng mga tips na sa mga expert kung ano mga pwedeng lumabas, kung paano mag-shade ng answer sheet, tsaka madidiscipline mo pa yung sarili mo. Kasi kung ikaw lang yung nag-review sa sarili mo minsan nawawalan ka ng gana. Pero kapag nasa review center ka, madidiscipline mo yung sarili mo, makokontrol mo yung pag-aaral mo, pag-review mo, mamamanage mo yung time mo, tsaka makaka-focus ka talaga kung sa review mo. Last but not the least is pray and believe in yourself na makakapasa ka. So, kailangan mo talagang manalangin na makakapasa ka kasi may kasabihan tayo, di ba, na do your best and God will do the rest. At magtiwala ka lang sa sarili mo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Di tulad ko, ako'y dalawang beses ako kumuha ng board exam. Una kong kuha, hindi ko talaga siya masyado na pag-prepare, hindi ako nakapag-prepare masyado at kailangan ko magtrabaho pagka-graduate ko. Kaya ayun, hindi ako pumasa. Pero wala na ako ng pag-asa noon. Pero hindi yung lola ko tsaka yung tita ko, sabi, sayang naman. Iba nga diyan ilang beses kumuha ng board exam, mga 5 beses, 6 na beses, hindi pa rin nakapasa. Kaya, ayun, nag-try ako ulit. Nag-focus talaga ako sa review ko. Nag-self-review na lang ako. At saka may idea na ako ano yung mga lumalabas sa exam. Kaya, ayun, pumasa ako. At saka, nung lumabas ako ng examination room, na-feel ko talaga na, oh, yes, ako ipapasa na ang dali-dali ng exam kasi ako prepared. At saka, additional tips pala. A week before the exam, relax your mind, pwede ka nang mag-stop sa pagre-review, pahingan mo na yung sarili mo. Tapos, yun, mag-refresh, magpunta ng mga beach kung gusto mong mag-relax muna. So, bakit nga ba kailangan mong i-relax yung sarili mo before, like a week before the exam? Napaka-importante nun, para hindi ka ma-pressure, ma-stress. Kaya, kailangan ng katawan natin, at saka ng utak din natin na mapahinga siya ng konti. Kaya para pagdating ng exam, siguradong handang-handa ka na hindi ka magrarattle or mapipressure. During exam, huwag kayong kabahan. Tapos, gumising kayo ng maaga. Bakit kailangan hindi tayo kabahan? Kasi kapag kinakabahan tayo, alam nyo na, minsan na may mental block tayo, natataranta, nawawala na yung kung ano yung nasa isip natin na pwede nating isagot sa exam. Kaya huwag kayong kabahan. Tapos, kailangan natin talagang gumising na maaga kasi mahirap nang malate.
kapag na-late ka, pwedeng hindi ka na papasokin sa loob ng examination room. Kaya, kailangan, early ka pa talaga para alam mo na yung mga instructions na ibibigay ng teacher sa inyo na yung magpo-proctor sa exam nyo. So, before the exam, syempre, refresh yourself. Maligo ka, magpabango ka, tapos kumain ka ng masarap na breakfast para siguradong magiging maganda yung resulta ng magiging exam mo. Kaya, para pagkuha mo ng exam, hindi ka gutom, fresh ko yung pakiramdam mo, tapos gaganahan ka talaga. So, isa pang tip ay bumili kayo ng chocolate or candy, kasi kapag may chocolate ka, ako talaga bumili ako ng chocolate nung kumuha ko ng board exam. Nakatulong talaga siya kasi pinapanatili niyang maging active yung utak nyo. At hindi naman tinagbabawal ng proctor yung mga candy tsaka chocolate. Kaya okay lang yun, pwede kayong magdala ng chocolate. Another tip kapag nag-exam ka na is yung mga mahihirap, pwedeng laktawan mo muna, skip mo muna siya, tapos dun ka sa mga madadali para masave mo yung time mo. Kasi nga, may time yung exam, may limit siya. Para kapag natapos mo na yung madadali, pwede mo nang balikan yung mahirap, tsaka pag-isipan mo buti. Tapos last is yung, ano nyo, yung answer sheet, siguraduhin maganda yung pagkakashade nyo, at hindi kalat-kalat, at malinis yung inyong answer sheet. Kasi machine yung nag-check ng mga answer sheet natin. Kaya siguraduhin na hindi siya makalat-kalat para ma-count ng machine yung sagot mo na tama. After exam, pwede ka rin magsimba. Kami nga, nung una namin kuha, kami kumuha sa Haro, Iloilo City. After ng exam, yung lapis namin ay dinala namin doon sa may simbahan, sa may isang santo. Tapos binali namin yung lapis namin. Kaya wala namang masama na gawin yun. Basta manali ka lang na makapasa ka. Yung mga kaklase nga naming babae, naniwala na kapag nagsuot ka ng panty na pula or polka dot na pula, ipapasa ka sa board exam. Pero ano na rin yun, dagdag na rin yun sa confidence mo. Wala namang mawawala sa kapag maniwala ka sa mga ganong advice or mga paniniwala. Kapag hindi ka nakapasa, huwag kang mawala ng pag-asa. At huwag mong sabihin na huwag kang mawala ng confidence. Iba nga dyan, ilang beses kumuha. Tulad ko, 2 beses. Nawalan ako ng pag-asa nung una ko. Tinry ko ulit. Kaya, ayun. Sawa ng Diyos. At saka, hindi naman talaga paswerte-swerte yung board exam. Kailangan mo talaga siyang paghandaan. Kaya, kapag hindi ka talaga pumasa, okay lang yun. Magano ka lang, try mo lang ulit. Maghanda ka ulit. Tsaka, hopefully, makatulong yung tip na to. At nung nakapasa talaga ako, ang saya-saya ko talaga. Tapos feeling ko parang nawala yung problema ko. Habang nag-aantay ka ng result, nakakakaba talaga siya, guys. Nung time ko, nung nag-aantay ko ng result, ang ginawa ko, naghanap na lang muna ako ng trabaho. Tapos, ayun, nabalitaan ko, nakapasa ako. Yung lola ko pa yung nag-congratulate sa akin. Tapos, ang saya-saya ko, tapos ang proud-proud ng lola ko kasi nga ako yung apo niya na isa ng professional na nakapasa sa board exam. At yung result, pwede niyo siyang makita sa mga newspaper at saka sa website ng PRC. I hope na nakatulong yung video na ito sa inyo at huwag kayong mawala ng pag-asa. Lakasan niyo lang yung loob niyo. Saradong papasa ka, tiwala lang sa sarili. Tsaka mag-review ka lang, magbasa na magbasa. Kung gusto niyo yung video na to, please don't forget to click the like button. And if you have any comments, suggestions, just comment down below. Channel na ito, nagbibigay pa kami ng mga free content for self-improvement, tips, at tsaka marami pang iba. If you like this kind of videos, please don't forget to click the subscribe button and the bell notification button to be updated sa mga upcoming videos pa namin. At shoutout pala kay Jay Cardona. Thank you sa support mo sa channel na to. At saka sa mga subscribers na to. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa channel namin. Dito na pala nagtatapos ang video na ito. Again, my name is Irvin. I hope you have a beautiful day. And have a great life. Hanggang sa muli. Paalam!